everyone, Marches here. Welcome to the channel. And today, guys, may special video tayo for you guys. We are with the main man behind this sticker, the Scotty one, none other than si Scotty Thompson. Hi, Scott. Hello, brother. Kamusta? Mark. Kamusta? Okay lang. Ito, excited. Congrats, bro. On your first signature sneaker. Suporta. Kumusta naman? Okay naman. So, kamusta yung feeling na meron kang sarili mong signature sneaker, basketball signature sneaker? Sobrang sarap sa feeling kasi dream come true for me, no? Talagang dati, pangarap lang. Tapos ngayon, natupad na magkaroon ng ganitong signature shoes. Syempre, sobrang blessed kasi not everyone nabibigyan ng ganitong opportunity. So, thankful ako kay God at sa mga taong sumusuporta sa akin. Especially sa World Balance, thankful ako sa trust na binigay nila sa akin. So, grabe yan. Kasi lahat, syempre, lahat tayo nag-basketball, yan yung dream, eh, di ba? Magkaroon na sarili mong pangalan sa basketball shoe, di ba? Ibang feeling yan. Yan, start tayo, bro. Kasi nakita ko yung box mo. Ang ganda. Parang traditional box na basketball. Dyan, di ba? Ganda, oh. So, pwede mo pag-usapan konti about the box kasi may mga details, eh, na nandito sa box. Yes, start tayo with my logo. Ito yung ST1 box. So, sobrang, ito sa box pa lang talagang inspirational na yung kwento ko dito kasi ayun nga, andito yung logo, andito yung sa logo, nakikita mo yung ST na sa logo, di ba? Nakikita mo yung ST tapos yung T, yung Thunder. Same time, andito yung name ko. Sobrang solid nung box ko kasi talagang nag-elevate yung game ng World Balance dito. Syempre, dito din yung NSP. Number mo pa, di ba? Oo. Yung number mo. Tapos andito din yung NSD namin, syempre Senebra. Dito man. And then signature ko, andito rin sa box. Kaya, and then months pag... Tapos cut yung number dito sa baka. Itong number sa baba, ito yung zip code ng postal code ng Davao. So 8002 and lahat. Sa box pa lang, di ba? May nagtanong rin kasi sa akin yan. Tanong ano daw tong number na dito sa box yung pinakita ko. Gusto ko lang din yung sagot. Siyempre, bigyang credit yung region namin kasi isa din sa na-discover ako doon, so representing Davao sa palarong pambansa, kaya nilagay ko sila dyan. So big credit lang sa kanila. And then yun nga, bro, andito yung sa gilid yung logo ng World Balance. Ayan, yes. And then magnetic box to, magnetic box pa, sobrang solid talagang box pa lang, panalo na, di ba? Pang-collect. Ayun, ito yung pag-open mo sa box. Ayan, andyan lahat ng inspirasyon ko sa buhay. Yung kung saan ako nagsimula. Andyan yung lolo ko, dalawang grandfather ko, both sides, mama and papa, tsaka lola ko. And then... yun nga, yung mga dating achievement ko, bro. Dito yung nag-start ako sa NBTC, palarong pambansa. Nung bata pa talaga ako, nilagay ko rin yung picture ko dito. And syempre, si Coach Arik, nilagay ko si Coach Arik dito kasi siya yung isa sa nag-mentor sa akin kaya kung saan ako ngayon. And then, tribute ko na din sa kanya kasi he died last year. I think last year, April. So, namatay si Coach Arik. So, hindi kami nakita. Hindi ko siya napuntahan kasi sobrang strict ng protocol pa nung time na yun. Kasagsagan ng COVID. So, ito yung tribute ko sa kanya. So, andito lahat. Family ko, mama, papa ko. And then, yung naglaro ako sa Gilas. Ayan. Dito
nila. Tapos nag-MVP ako. And then, and dito nga, yung nakalagay yung parang ano, begin your legend. Ayan. So, kasi nagsisimula pa lang ako dito, di ba? Actually, dito rin ako na-intriga. Si Coach Arik nakita ko. Sabi ko, si Coach Arik pala important sa buhay mo. Siya yung college coach. Na kayo mga picture. College coach ko. Super professional. Napansin ko ngayon, lolo mo parang close kayo, ano? Oo. Close so, ka sa lolo. Close ako. Sa lahat ng ano, grandfather, grandma. Side, both sides naman, close talaga ako. Kasi pero sino nag-push sa'yo na mag-basketball? Sarili or pinush ka rin ng... Una, pinush ko yung sarili ko. Siyempre, dati, alam na... yung dad ko talaga, ano, naglalaro talaga dati. So, siya yung nilulook up ko. And then, yung kuya ko. So, sabay-sabay kami maglaro dati. And then, pinush ko yung sarili ko kasi alam naman natin yung parents dati. Pag taga-probinsya ka, gusto nila mga pagtapos ka ng pag-aaral, ganun. Athlete student, yun, yung athlete student na ako. And then, nung full-time sinuport ako ng parents ko, yung talaga nakita na nila yung potential ko na, yun nga, makakarating ako sa gusto kong ano, puntahan sa pangarap. So, ayun. Alright. Ito, hard work, discipline, faith. Explain mo naman. Ano mo ba yan? Motto mo ba yan? Ito yung hard work, discipline, faith. Dala-dala ko na to kahit off the court, dati pa, bata pa ako. Talagang, nung nagsimula ako mag-basketball, ito yung puhunan ko eh. Hard work, discipline, tsaka faith. Yun lang yung dala-dala ko sa buong career ko kasi syempre, una-una, hard work. Kasi talagang pagtrabahuan mo lahat kung anong gusto mo. And then, kaya hindi mo rin mararating yung mga gusto mo kung wala kang disiplina. And of course, hindi mo matutupad yung pangarap mo pag wala kang faith kay God. So, yan yung ano, dala-dala ko sa buhay ko. So, Scott, itong Scott Puy 1, ano yung input mo dito sa design na Scotty 1? Bakit napilian na ganitong maging itsura ng Scotty 1? Unang-una kasi kaya ganito yung itsura ng Scotty 1. Marami kaming ano, pinapilian, trinay ko, di ba? Marami. Pero dito talaga ako nag-end up kasi unang-una, yung pa ako slim. So, kaya medyo maliit mukha niya, di ba? Tapos slim siya, mahaba, ito siya. Tapos, yung dito sa taas niya, gusto ko medyo malambot. Yung unang napansin ko sa kanya, Scott, yung tinesting ko siya, magaan siya. Parang yun nga, naisip ko, parang sa game mo talaga, parang binagay. Kasi mabilis, energetic, parang malikot, di ba? Sa gusto mo, high flyer, parang ganyan. Sobrang responsive niya. Yun. Of course, bro, andito pa rin yung logo natin, di ba? Sa shoes, and then... ito sa heel niya. Ayan, andyan din ulit yung ano, discipline, hard work, discipline tsaka faith. Andyan din siya. Yeah. Sobrang ano niya. So, sa bro, yung nilaro mo siya, nung first time mo tinesting yung actually, prototype bro, since start pa lang ng bubble, first bubble namin kung kailan kami ng champion last year, ito na yung gamit ko. Ito na yung gamit ko sa time na yun. Oo, matagal ko na siyang ginagamit, actually. Kaya, lumabas na to ngayon, yan na yung talagang solid na yan. Talagang kahit saan mo ilaro yan, komportable ka. Ibang-iba na to, sobrang very responsive talang pang ano talaga. Elevate talaga yung game mo sa, siyempre sa sapatos na to. Meron kaming dinagdag dati dito. Ayo ito. Para support to sway bar. Oo. Natural sway bar. Support mo siya syempre. Yun nga napansin ko eh. Yung ginamit ko siya, sinusubukan ko talaga mag-lateral, yung pinupush ko pa side. Sinasaldo talaga nitong laking bagay niya. So ayun, yung insole niya, talagang sinolid namin yung insole niya. Ilang beses ako nag-request sa World Balance na ano, palitan yung insole, i-improve pa, ganun, i-improve pa hanggang sa talagang nag-fit na sa paa ko. Sobrang komportable na. Kaya
ayan lahat. Tapos yung outsole naman niya, eto, na-try ko kahit alikabok. Alikabok, minsan yung pagpa-practice namin, kumakapit pa rin siya. Minsan may konting basa, konting pahid ko lang. Sobrang kapit pa rin, bro. Hindi siya yung makapit na ano. Kapit. Hindi siya makapit na yung parang masakit sa tuhod. Yung saktong-sakto lang na ano, hindi ka madudulas, hindi ka basta-basta napilok. Alam mo yun? Yun yung ano, yun yung kagandahan nito ngayon. Actually, bro, yung sinubukan ko siya, first time sinubukan ko, ano rin, ang dumi nung sahig. Mm-hmm. Tapos paggamit ko, kumakapit pa rin siya. Kumakapit so pa rin, sabi ko, ba? Okay. Parang first pinaka. Yun yung pinaka. Kasi usually, pag yung diba? Yan yung important. Yan yung pinakaunang sinabi kong concern sa with work balance. Sabi ko, sana kung kaya nating ganito ganyan na kahit alikabok yung floor or kahit medyo madulas, talagang may kapit pa rin siya. Sobra importante sa amin yun, yung mga players. Yun nga, actually, tinatanong yan ng mga subscribers ko sa akin. Like, tanongin daw kita, ano bang importance sa basketball shoes? Ano ba yung priority mo? Traction, cushion, support? Anong ganun bang order yung sa'yo? Actually, lahat importante. Actually, lahat importante. Kaya yung lahat ng concern, yung traction nga, yung support, talagang in-improve namin lahat yan. Lahat ng concern ko. Pero yung pinaka-concern ko talaga is yung ano, support niya, dapat komportable yung pako. Kaya in-improve din namin dito, bro, yung sa taas na level, taas na part, in-improve diba namin. Na? Para siyang sock fit siya, di ba? Para siyang sock fit construction siya. Ayan. In-improve namin to, kaya hindi nga. Hindi ba yung ano niya? Saka yung heel. Yung heel niya may support niya. Naka-support. Naka-support. Yung pinakaganda din dito, bro, parang inano namin yung insole eh. Yung insole niya, parang kinustomize namin pa eh. Oo, yung sakto sa ano, kung ano yung hulma ng paa ko, yung ganun, mostly naman, no, di ba? Oo. Actually nga, pansin ko nga, iba yung shape eh. Iba yung shape, di ba? Yung shape. Oo. Kaya ano, sobrang grabe yung in-improve nito. Since nung nag-start kami, start ako ng bubble, kaya talagang hindi ako mapapahiya dito, hindi kami mapapahiya ng world balance pag ginamit ng mga baller to. Pinag-isipan talaga. Oo, bro, tagal. Sobrang tagal nung process nito. Trial and error kami, ganun. Sobrang tagal talaga hanggang nag-end up kami na ito na yung nakita namin na sobrang ano na komportable, especially sa akin, no, naglalaro. What more else sa mga talagang bibili, bro? Tsaka ikaw pa, mga galaw mo sa court, mga drastic movement eh, di ba yan yung sobrang, all out na galaw eh. Kaya bro, since kung ikaw na gumamit, I'm sure regular hooper na kagaya namin, for sure bro. Okay na okay ito. So ito pa, isang napansin ko dito eh, yung net sa loob. Maganda yung may mga ribbing. So, ito, para ito, dagdag support rin siya eh. Ito. So yung sa loob. Yung dalawa yung support niya, di ba? May net siya, tapos may ano pa sa loob. Parang sock fit na bro dito sa loob. Tsaka sobrang ano, yung sock fit niya, pag sinuot mo, alam yung ano, sobrang hulma din sa medyas. Ang ganda tignan sa paa. Kaya, Sexy lang, siya sa paa. Hindi lang komportable, sexy pa, tsaka guwapo. Guwapo. Tapos yun, ito, isa pang napansin ko talaga dito sa Scotty 1 compared sa other world balance na basketball shoes is yung cushion. Iba siya eh, no? Naramdaman mo yung pagkakaiba ng bounce. Medyo bouncy siya eh, no? Nararamdaman mo yung pagka-bounce. Mararamdaman mo talaga syempre pag especially ano, importante 'yan kunwari. May mga baller syempre sa bato naglalaro, 'di ba? So protekta din sa tuhod nila, hindi masyadong kahit matigas yung floor, malambot yung sapatos mo. Maganda yung bounce. Protekta din sa tuhod 'yun. Importante 'yan, recovery. Oo. Sakit sa tuhod pag 'di ba, laro ka ng laro tapos masakit sa lalo na sa tabla, 'di ba?
Oo. Di ba yung iba kadalasan napupunit, napuputol. Oo, ano lang, tahi lang. Oo, yung ibang mga shoes, di ba? Ngayon, ito, mas pinatibay pa nila. Naka-engineer flex na yung gamit nila dyan. Dito. Oo, naka-fused eh. Para siyang ano, parang ano talaga durable yung sapatos. Like, na-mention ko rin, like ito rin, another feature ng sapatos na nag-help out sa durability itong fused area. Ito. So, kahit matapakan, matamaan, and then, di mapupunit yung... Saka hindi sa masakit din maapakan sa basketball ah sa mga daliri pag naapakan sa basketball, hindi basta-basta mas. Saka yung dito bro, napansin mo yung ano, yung gilid, yung ng sole. Parang lateral outrigger na siya. Yung dito sa gilid para siyang may atin, para siyang kakapit din siya eh. Kasi minsan yung takbo natin or galaw natin sa court, minsan gumaganon yung sapatos. Pag gumilid yung sapatos, pag na-slide yan, hindi siya basta-basta nadudulas. Kaya naka-ano siya, lateral up. May kapit. Oo, may kapit pa rin. Both sides. Kaya na ganyan yung design. And of course... Na-mention mo kanina na sabi mo narrow yung paa mo. Pero napansin ko, kahit narrow yung sapatos, itong cushion, nakapalabas siya. Para iwas tapilok. Iwas tapilok. So, sinasalok pa rin. Sinasalok talaga. Ito pa rin, nakalab. Hindi siya pabilog eh. Hindi siya pabilog na pabilog na pwede ka. May times na natatapilok ako sa game. Pero, bumabalik siya agad. Hindi siya talagang, binabalik niya agad yung paa ko. Kaya sobrang laking bagay nito. Binabalik. Kaya, pag natapilok ako. Sabihin, support mo. Kasi hindi talaga nagiwasan sa game. May support talaga. Hindi lang basta-basta nilagay na design. Kasi sa game, kahit anong suot mong sapatos, kung matatapilo ka, matatapilo ka talaga. Matatapilo ka talaga. Hindi may iiwasan yun. Pero, ito talaga nakakatulong siya. And then, nakapaglaro ako ulit. Hindi ako nagsisit out sa game. Tapos ito yung pattern na banggit mo rin sa traction. Ayun. Yung nabanggit mo sa traction, di ba makapit? May mga nagtatanong rin sa akin na viewers ko kung pwede daw nila gamitin sa tabla, outdoor. Sabi ko, definitely. Kasi definitely, makapal ng rubber eh, di ba? Makapal. Hindi siya basta ano. Pwede siya sa tabla. For sure, makapit okay. Sa tabla. And another highlight na nakita ko sa sneakers is ito rin, yung black part, yung stability plate. Dito. Para hindi masyadong... Hey, kahit ganun-ganunin mo, talagang responsive siya bro, kahit anong galaw. Very responsive siya. Ito pala dito, yung sa ilalim, yung gamit na nila, yung ano na eh, torsion plate na eh, injection torsion plate. Ito. Torsion plate. Kaya makikita mo talaga kahit nasa ilalim siya, kita mo pa rin siya. Congrats talaga. So, kailan pala ito lalabas sa mga nagtatanong? Yes bro, sa mga nagtatanong dyan and marami nagtatanong kailan lalabas. In November 19 bro, 2021, lalabas na to. Yung ST1 sa World Balance, pwede nyo siya i-avail online. Pwede kayo magpa-reserve. And then, syempre, meron na lalabas din siya sa mga outlet store natin. So, I think 4 outlet store muna yung magre-release. Mga piling outlets pa lang. And then, makikita naman nila sa post natin soon, this coming November 19. Although, na-post na pala natin to kung saan lalabas, di ba? Na-post na natin. And then, abangan na lang nila, especially. Tsaka, bro, sa pang-basketball na shoes, 3,499 lang. May solid pang basketball shoes ka na. Oh my. Sobrang solid. Solid. Congrats rin kasi like yung sabi mo nga sa price point nito, 3,500 tapos yun nga na tinesting mo talaga siya, nag trial and error kayo, nagbalikan kayo na with World Balance about the feedback of the sneaker. May kinasabi talaga na pinag-isipan talaga yung sapatos. Hindi lang basta bigyan ka lang ng sapatos, may pangalan lang.
Ganun hindi talaga basta-basta nilabas lang bro. Pinag-isipan talaga to. Talagang iniisip talaga namin kung ano yung magandang material. Yun nga, yung idea namin, batuhan kami. Nag-suggest ako na pwedeng ganito-ganyan. So talagang very ina-accommodate naman nila ni World Balance talaga yung magusto ko. Kaya itong ST1 na to, promise, hindi kami mapapaya dito. So ano ba? May plans na ba sa ST2? Sana. Soon. Meron tayong mga susunod niyan. Antayin lang natin. For sure. Ako, with the... kapag nasubukan to ng mga tao, I'm sure maghahanap yan ng ST2. Kasi for me, based sa tinesting ko pa lang siya ng 2 days, okay siya. Parang gumaganda siya habang nilalaro ko pa siya dati. Ganun din ako bro, habang tumatagal, habang ano, lagi, mas gumaganda yung ano, response ng sapatos. Eh, yung pinaka-importante pag ano, kahit na luma na. Kasi ako, nung may lumang, yung pinaka-first kong bubble, may lumang-luma na ako na ST1 noon. Ginamit ko pa rin siya itong recent bubble. Ganun siya katibay. Ginamit ko pa rin siya. Kasi, sobrang solid. Yes, sir. Okay, bro. That's it. Thank you, bro. Congrats again, World Balance. And of course, Kati. Congrats, ha? Thank you so much, bro. See you again sa ano. See you soon sa mga... Good luck sa mga next season. Next conference. Yes, thank you, bro. Thank you.